Assalamualaikum. Ito kasi po yung panahon ni Jesus, ika nga, sa Biblia. Ustaz, si Jesucristo kaya nagturo ng pag-inom ng wine. Pinainom niya nga yung mga disipulo niya eh. Bakit naman pinagbabawal? Itinuro naman ni Jesus. Yun lang po. Ustaz, ako po yung babalikin ko kayo, kuya. At kayo, mamaya ako magtatanong sa inyo. Kung babasahin natin the story of Jesus, yung may kasal sa Kana, at naubusan ng mga tao sa kanilang vino, at yung nanay ni Jesucristo lumapit sa kanyang Jesus at nagsabi, anak, naubusan na tayo ng vino. Okay? Yung mga palainom ay naubusan sila ng vino. Ang ginawa ni Jesucristo, nag-order siya ng mga banga sa Bisaya. Ano bang banga? Yung tadyaw? Yung bang made of clay? Lalagyan ng mga tubig. Ay, mga tibod. Tibod. O pinalagyan niya ng tubig. At humingi siya ng kapangyarihan nagmula sa itaas at ginawang vino. Pagkatapos, nag-serve si Jesus Christ at mga kasamahan niya, pinainom yung mga lasingiro na medyo nakulangan pa. Ang sabi ng umiinom, may mga umiinom, pag umiinom, di ba lasingiro? Lasingiro, basta umiinom ka ng marami, umiinom, lasingiro. Sabi nila, why you serve wine last, the pure wine, the best wine? Why you serve the best wine last? Bakit nahuli itong the best wine? Ano ba ang tawag nga best wine? Yung isang drum, hindi ka pa malalasing? Or one shot lang, lasing ka na? Ha? So, ang the best wine, tanungin mo yung mga red horse? Mayroon. Mayroon pa dyan, mga pundador, mga... Kahit sa amoy lang, lasing ka na. Yun ang number one na wine. Nga, pagsindi mo ng ano, talagang sisiklab ka agad. Number one, iba nga, lasing yun, nakakita ko, sindihan nila, hindi masyadong malakas. So, tising lang pag ganun, at tapos sisiklab ka agad, ito ang number one na wine. Talagang umaapoy ba? Umaapoy pag sindihan. Yun ang number one daw na wine. Sabi sa Biblia, why you serve late? Yung nahuli itong the best wine. So yun nga ang katakot-takot eh. Kung si Jesucristo ay say sugo ng Diyos, anak ng Diyos, or Diyos mismo, bakit sinuway niya ang sinasabi sa Biblia na ang vino ay para sa mga taong walang utak, taong mga bubo, ay ang vino. Basahin mo sa Proverbs. Wine is a mocker, strong drink is raging, and whosoever will buy and receive is not wise. So, is not wise ang ibig sabihin, bubo, walang utak. So, bakit si Jesucristo ay gumawa? Ay ayon sa Biblia. Wala kaming magagawa dahil ayon sa Biblia. But for us, we don't believe that story. Bakit? Si Lot, pinabuntisan niya, basahin mo sa Genesis, pinabuntisan niya ang anak niya. Dalawang anak pa nagbuntis. Bakit? Lasing si Lot. Si Lot, ni-rape, ginahasa ng dalawang anak. Magtaka ka, no? Sa atin, ang tatay, manggahasa sa anak na babae. In the Bible, hindi tatay ang manggahasa. Anak ang nanggahasa. Ginahasa nila ang tatay nila. Paano nila ginahasa yung tatay nila, yung anak na babae? Pinainom ng alak. At yung nainom ng alak, lasing na, ginamit ang tatay, nagbuntis ang dalawa. Sabi naman yung naka-istorya kong pastor, hindi yan rape. Okay, binalik ko. Supposing ako ang tatay. Lasingin ko ang aking anak. At sa sobrang kalasing ng anak, ginamit kong anak kong babae. Rape, hindi. Bakit kung sa babae, rape? Eh kung ako'y nilasing tatay ako, ginamit ako ng aking anak, hindi rape. Rape, because the meaning of rape, somebody use you without your consent. Rape ang tawag noon. Without your consent is rape. So si Lot, ginahasa sa dalawang babae dahil nilasing nila sa alak na si David, according to the Bible also, David, nagsayaw sa sobrang kalasingan, naglasing si David, nagsayaw siya, na ang ari niya ay nagtabyug-tabyug, kung sa Bisaya pa, glabyug-labyug, kasi lungo pa mo. Gasayaw din siya, David. Ang iyang kinatao niya, ang iyang ari niya ay glabyug-labyug. Dahil bakit? Lasing. Si Noah, according to the Bible,
Sana yung Noah, yung may dilupyong, nakasakay sila sa arka. Okay? Nagtanim ng grapes. Pagkatapos na nagtanim ng grapes, uminom siya si Lot ng vino mula sa grapes. Hubot-hubad. Ha? Hubot-hubad. Imagine, naghubot ka. Nakita ng anak, nagalit si ano, nagalit yung si Lot. Ano sa, sorry, nagalit si Noah. Yung anak, yung isang anak niya, si Shem, Ham, and Japheth, nagsabi sa kanyang dalawang kapatid, si tatay natin, no? Lasing, puntahan ninyo. Tulungan yung tatay natin, lasing yung anak. Nalimutan ko si Shem or si Ham ang nagsabi. Basta ang isang anak nagsabi sa dalawang kapatid na ang tatay natin lasing. Pinuntahan nila ang tatay, inayos nila. Yung nahimasmasan, nagtanong ang tatay, anong nangyari sa akin? Nalaman namin tay kasi lasing ka, sabi ni ano, yung kapatid nila. Anong ginawa? Noah accursed his son. Accursed. Si Bisaya, pag itunglo. Ano bang tunglo sa Tagalog? Sinumpa niya yung anak niya dahil nalaman nga siya ay lasing. Hindi yung kagaguhan. Siyang naglasing, sinumpa yung anak nga nalaman siya. Dapat isumpa yung sarili niya. Astaghfirullah. Pero we don't believe it. Imagine prophet of God. Another pa. Naku, ang daming istorya about sa lasing. Ginasa, nirep, lasing. Ito si Jesucristo ay nagawa ng vino. Naku, we don't believe it. Okay, we don't believe it. Because Jesus Christ was a man of God.